to the extent na dito, nakarap kang feeling dito na mahay kasi yung love. Oo, na, did you try? Like, have you tried it? Kaya dito, nice, nice, nice panahon na. Okay. Kung makadungog mo anin term na signs of the end, or kung end of the world, bingo na sila na, la, hapit na rin bang end of the world, kung sa inyong gakabati? Dalawa. Madlok? Dalawa. Anong madlok man? Sindigo. Kali pa ready? Ready na ba ta? Di pa no? Di pa jud. Okay. Karong panahuna, maato dyan mabantayan na atong kalibutan is more on daghan kay calamities, corruption everywhere, coldness and confusion, disasters, mga destructions, then feeling of uncertainties and frustrations. So kanang mga mix, kanang dili na bitaw, di na bitaw ta makabalo kung kanang mix na bitaw tong mga feelings, mix na ang mga kapanghitabo sa atong palibot bitaw na bisag kita wala ta kabalo nganong ano na ni? Pero itong malingas anata. So dili na to ni dili ta maka kuan ba dili ato ma-avoid o huna-huna. Pero moabot jud siya na moabot jud sa atong kuan ang feelings na lamo na baka ni ang makapangutan ta kung mo na baka ni ang end of the world no sa mga amid sa mga panghitabo na atong gakabutian dinhi sa kalibutan. As we look around sa atong palibot, makabantay ta na mga tao bitaw kay gaka-worried na bitaw, which is kung si Satan sad malipay sad siya kay more makakon na siya na uy ga focus na ang mga tao sa ilang pagkabalaka, dili na sila mo focus sa pagbalik o pagrepent dito sa Ginoo. Then kita ang atong main na gakabati karon labi na karon sa COVID, di ba? Sa COVID agad kaya napiktuhan na wala tay buto trabaho, mga daghan mga ga-close na companies, kanang mga atong mga emotional sides gakapituhan. So makauna na ta na unsa pa kay moabot in the future pa ba? Na pa ba kay mas worse ani? Makaya pa ba kani nato? So the Bible prophecy clearly reveals what God plans in the future. So kani siya na kuan quote ato ni perminti na unta yun isulat sa inyong mga notebook mo ninyo perminti na to hinumduman palik kong basa. If it's in the Bible I believe it, if it's in the Bible it's not for me. Yes, same sa katong akong gi gi-share last Tuesday, diba, the word was God and God was word. So sa Bible lang dyan ta mo base sa tanang mga ang truth na sa Bible. Kung kana siya, kung kaning mga kanang atong gakadunggan-dunggan, kana atong gakabatian, kung wala nato na siya nabasa sa Bible, it means dili siya para kang dili siya ang gikan sa Ginoo. It means kang Satan na siya. So if it's in the Bible, I believe it, but if it disagrees, it's not for me. So kung mga ito sa, mostly sa Matthew chapter 24, kung ato na siyang basahong tanan-tanan, kanan-tanan siya na chapter, di na ito makita ang tanang signs na gihatag sa Ginoo, na muna na siya gihatag na pahibalo na hapit na siya mubalik. So naay duha ka pangutan na ito makita ani na verse sa chapter, ay Matthew chapter 24 verse 3. Ah, okay. Balik. So, paliw kong basa sa unang pangutana. Now as he sat on the mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us when this is written. So, muning unang pangutana. When ni siya mahitabo? When it will happen? Ikaduha ang pangutana. Paliw kong basa. And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Okay, ang unang pangutana. When it will happen? Ang ikaduha, what are those signs? Pero ang gitubag sa Ginoo,
In Matthew chapter 24, verse 36, kalipubasa. But of the day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father alone. Okay, sama rin na sa itong no? Kamatayon na wala, juta kabalo. Sama, appeal po na sa kung pagbalik sa Ginoo, wala ta kabalo. Kanus a, mabalik ang Ginoo. Except sa Amahan lang, sa God the Father. Siya rin jud ang, siya rin ang nakabalo. So based po sa Quran, sa Revelation, ano na ko siya napit din sa Revelation chapter 22 verse 20, diba, anaman ng, animani, based ani na Quran na scripture kay, but of that day, and our, no one knows. Pero sa Revelation chapter 22 verse 20, ang gingon din eh, surely I am coming quickly. So ang Ginoo nagingon na, although nagingon siya din ni wala nakabawal si Jesus, pero nagingon siya din na scripture sa Revelation na mabalik na siya quickly. So pasabutan na ang Ginoo, naghatag sa ato o hint na dapat be ma-prepared na ta sa iyang pagbalik. So naa din ni sa katong 20, Matthew 24. So ato nang isaysay katong mga isaysay ato one by one katong mga signs sa end of the world. So later on ato ni siyang ma-explain tagsa tagsa. Palihog ko basa. For many will come in my name saying, I am the Christ and I will be saved. Ilahos lang. And you will hear of wars and rumors of wars. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. Okay, so na sa dinhi na scripture, naa ang manggawas na mga false prophets. Ang makadungog tag mga gubat, dinhi, gubat dito. Ang kagutom, ang kana mga disasters na gapanghitabo sa atong palibot karon. Okay, let's continue. Okay, please read. Kana tanan. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive me. And because of lawlessness, the love of many will grow cold. Okay. So kita, dahil katong mga believers sa Ginoo, i-condemn. Mabot na na panahon, i-condemn. Then, ang isig ka tao, mag-binitray na sa ilang kagaling, sa ilang isig ka friendship, sa ilang kanang kalang sa ilang mga pamilya. Daghan ng mga false prophets. So, sama sa itong nabasa itong first slide. And, wala na yung gugma. Wala na yung gugma na itong makita sa itong palibot. So, kaning mga, kani siya, muning mga pictures na ga-claim na they are the prophets of God or sila ang Ginoo. So, saan yun na? Ito man siguro ni Mailhan, familiar. And then, kaning mga panghitabo na lino, kana volcanic eruption, mga lunok. Okay, mao na siya sa mga signs. Kagutom, baha, kaning tag-tuyot. Tungod sa tag-tuyot, kagutom, wala na yung makaon. Which is, makakos niya siya o kagubot. So now, ato na siyang itagsa-tagsa na nato, katong mga basa na ito ganina, ato explain one by one. So kaning mga signs is related also to religion, politics, nature, society. So first, dinhita sa religion. So basa ko na to, tanan ang tulo ka verses sa palihog ko basa. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible even the elect. For
For they are spirits of demons, performing signs which they go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of the great day of God Almighty. He who says, I know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Okay, dinita mag-start sa Matthew 24:24. Katong mga false Christ, false prophets, kana mangguha na sila. Even na katong, I'm sure ato naman yung sigurong nakita sa itong previous na lectures na one of them, katong even the elect, one of the example, best example of this one is si ang Pope, because he's claiming that he is Christ, or he's siya ang makapaluwas sa ato, makapadala sa ato dito sa langit. And also, naapoy mga uban na claiming, aside ko dana ha, katong uban na nag-claim na sila ang prophets, gahimo po silang mga miracles. Gapaayo sila o mga naisakit. Gapaayo sila o katong mga gapanagna. Kanang ilang gina, kanang naapoy mga, kanang itong dili na itong kaya weird dito ng mga butang na ilang mahimo. Pero, din sa Revelation 16:14, duhara ka klase ang spirits. Matod pa ni, nag-storya mi ni, last time nag-share si Pastor Roger. Sa itong mga spirits, ay duha ka klase na spirit? Holy Spirit of spirit ni Satan. So, kaning spirit ni Satan, makabalo ta kay ang tinuod na prophet is may bawaan na to through their works, through their fruit of their works. So makita na to din sa na in sa 1 John chapter 2 verse 4. I know him, muna sa ganyan historia, I know him, but he's not keeping his commandments. So sila ang mga bakako ng mga tao. For example, ako lang yung makuha na example si Kibuloy ha. So siya ba yung anang matanaw na ito sa TV na ga-claim siya na siya lang yung makaluwas sa ato. And then, amot mong tinuod ba ni katugtong na maligyag? Tickets? Oh, nai, or dili siguro si Kibuloy, pero sa anang ka na namiligyag ticket kay once mo palit ka ticket. Kung sa kadagang tikin ng paliton, dito ka muabot sa langit, sure na, sure hole na muabot ka sa langit. So kana siya, so, unsa na klase din atong kalawasan, kung kinsa na ditong dato, mura tong maluwas, kung kinsa tong mga publi, ay pobre, dito na sa kuan, dito na ta sa hell of fire. So muna siya, so dapat, dito ta mo base Jude sa Bible, because the word was God, and God was word, okay. Okay, next, in politics. Okay, paliw kong basa una ni tanan. And you will hear of wars and rumors of wars, for nations rise against nations, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. For you will say, peace and safety, and sign destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Men's hearts may be from fear and expectation of those things which are coming on earth, for the powers of the heavens will be shaken. Okay, dinita sa Matthew chapter 24, verses 6 to 7. Rumors of wars. Isa ka country, no? Dili na siya bago sa ato na news, no? Pero, matingala ba muna, nganong kuan? Nganong dili ba jud ni siya gakawala, jud ni siya na butanga? Kanyang gubat? Diba? Bisagi sa mga local, kanyang gubat. How much more di ay sa international? Wait, muna siyang international conflicts. Muna ni siya na in 1 Thessalonians, peace and for when they say peace and safety, then sudden destruction. Kabalo mo na yung kung ano, anong dili ning kakawala ang atong buwan, ang kaning gubat sa bisag-asag lugar.
because it was written and predicted in the Bible. So kinsa tong ga claim or ga try na ilang mugtangon ang kani bitang gubat, sila tanan ga ka fail. Pare bito ani mga peace talks dinhi sa isang local lang ha, dinhi lang ta sa tong peace talks, di ba? Wala man siya na personal. Uban ang bisag ang ubang mga nasod, they bisag ang sao na to kuan bitaw kanang bisag ang sao na to o kanang solve sa puzzle na nganong dili jud ni siya mawala na issue bitaw, it's because it's in the Bible. Here in Luke, men's hearts falling them from fear and expectation of those things which are coming on the earth. So ang atong kahadlok moy makapabuta sa ato, moy makapa close sa atong hearts, which is we focus more on our own safety lang bitaw, own desires, dili ta na wala to the point na makalimot na bitaw ta sa Ginoo. Okay, chokso na lang kayo nitabo sa ako, sa akong family, sa akong kabtangan na nabilin, sa ako na lang. Kung mag-end of the world na, dira ba na ko sila ma... Madala baka na ko sila sa kuwan? Sa langit? So that's it. We need to turn to Jesus. Because through Jesus, siya ang atong peacemaker. Pero kaning sentence na, for the powers of the heavens will be shaken. Kabalo ba mo atong mga lugay na kahit tuha? O mas na-share naman po ni boss, pero ako lang po ni siyang i-share sa inyo trivia. Atong November 13, 1833, whole night jud na i-falling star. So dili nila ma-explain na katong siyang falling star. So moto ilang na kung saan na siya na-turn na ilang na lang ba si Mona dyan siguro niya usa sa mga sign. And then, atong May 19, 1780, dito sa New York o England, ang sun, odlawan to siya ha, pero ngit-ngit dyan siya, burag gabi eh. Na yun, tanan mga hayop, tanan mga tao, burag, chaos na ba? Nagkagubot sila, kaya nga inanima na adlawan man ang ta, pero nga nung, ngit-ngit pa sa tanang ngit-ngit. So, naa sa Matthew chapter 29 verse 20, at chapter 24 verse 29 na kani siya na katabi tong the sun will get dark, dito siya nakasulat. Palihog ako nakog open sa yung Bible ana. Matthew chapter 24 verse 29. Matthew chapter 24, verse 29. Haliw ko basa? O bira-bira, inikatapos sa kasakitan niya itong mga agawa. Ang araw ng ngit-ngit, huwag ang bulan, pinigang mga tago-kaaya. Huwag ang mga bituon na matagapitan sa kaitasan, umatay huwag ang mga gawang sa kalahitan. See, so, tagsa, kanang from time to time, gaka-fulfill ang mga prophecies na nakasulat sa Matthew. So next, nature. So nga itong nature karon will be out of control. Sa dili pa kung abot ang Ginoo. So makabantay na ta na, makabalita ta no, na naay sunog, labi na sa laing nasod. Or din eh, bisan pagkuan, bisan pagka ng tinginit, makabantay ta din na bitaw sa lumbya na nagagakuan, ka-create, o naadyo'y sunog na mahitabo sa tungod sa kainit. Kaling baha. Everywhere na. Kabalo ba mo na dili lang sa isa ka adlaw na ay
sa isa ka adlaw daghan ng mga calamities, mga destructions, disasters ang gakahitabo dili lang dinhi sa atong ato na country, also sa lahi-lahi pud na country na ay kung dinhi lugar sa ato na ay baha, dito sa ila na ay linog, kung dinhi sa ato na ay sunog, dito sa ila na ay mas worse pa ana. Kana muna atong dili na normal ang atong palibot karon, dili na normal atong nature karon. Here kani tornado, earthquakes, and the next is society. Okay, palihog ko basa. As the days of Noah were, so also with the coming of the Son of Man, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked up on the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Okay, sa panahon ni Noah, ang moralidad sa katawhan is gakalaw. Makita nato na kanang sa story bitaw no, makita nato na everywhere wala na jud nalipay ang Ginoo kay daghan na kanito mga corrupt, not only kwarta kundi sa flesh, sa own desires, sa own ambitions. Dili mo na siya ang buragulan na nalipay ang Ginoo kay makaingon siya na dili man ni ang kalibutan na akong gihimo. So mo to siyang naka-decide ang Ginoo na hinluan niya ang atong kalibutan through Noah. But then sila jud na mga tawhana is kwan ba mas napatigbabaw ang ilang mga pagka-selfish kaysa pag-repent sa ilang mga sala nila. And then, paliyo ko basa, Revelation. For in 1 hour such great creatures came to nothing. Every ship master, or a drop of every ship, sailors, and as many as the feet of the sea, stood at distance. So, muna akong ingon ganina na ang mga tao is, kanang gamay na lang desires bitaw to repent ang ilang gusto na kanang mubalik bitaw sa Ginoo, dili nimo makita sa ila ang ilang kagustuhan. So that's why mo to naka-decide ang Ginoo na kanang hinluan ang kalibutan. Although kanang kani atong mga signs na ato na nga basa karon is kwanjud siya no kanang makahadlok. Di na to ma-imagine kung kita ang maka-experience ani unsa baka atong kuno unsa atong mabatian, pero it's one way na ipadayag sa ato sa Ginoo na kita kailangan na ta mag-ready. I-ready na nato atong self through mag-repent ta. Dili ta magtagad na kita magamatay na. Eh kung kita mamatay, di na biyata makakuan. Pag inusod sa itong mga sala. Why? Since na kita karon buhi pamanta, buhi mga kalag, so napatay chance na mubalik si Ginoo. Kita mo ni? Google? No? Muna yung usa sa tool na makatabos sa ito na dali. Dali na kayo na itong ma-access ba? What is love? Diretso nana sa Google. What is nana? Nasa Google no? Grabe ka. High tech atong panahon karon. Then kaning sa kung magsakay na ka, kung gusto ka maglaglaan, na dali ra ka in short time. So, pwede ka magsakay airplane. Isa ra ka oras ang biyahe nimo na imo ang 3 hours, mahimo na nimo 15 minutes. Adi po diay siguro 15 minutes. 30 minutes siguro. Ana. Muni siyang naa sa Daniel. Palihiw ko basa. So muni ingon sa Ginoo na
isil ni kanina libro. Kay ang kanin Book of Daniel is na nabuhat siya around atong 600 BC. So munang ang naadi ato, di ba namin mga prophecies ato na nasa Daniel na nga hitabo, labi na katubito ang kang kinibukanisar, katubito ang ulubulawan, silver, bronze, ug iron. Usa po to siya. But then again, naay mga prophecies na nasulat sa Daniel na in the future pa, which is ato nang mabatian na nato ba ato nang masugukan ni sila muni sila muni na actually naglisod ko sa on pag kubad grabe ng term kani siya na scripture tingko karon pa ko kasagot di ay na mo ritong giingon na isil kanina libro kay this in these days kay ang karon ay mga umaabot na mga panahon sa tungod sa pagka high tech unsa og apil ko dang atong mga knowledge daghanta mga discover di ay na ay kani siya nang paghitabo mo ditong sa Daniel di ay mo dito siya from time to time katubitan ang mga prophecies natong mabasa sa Daniel is gakahitabo na siya so it means hapit na jud hapit na mobalik ang Ginoo gamay na lang magready na ta. Okay, palihog kong basa ani. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and trust as people. Okay, one of the prophecies. So, ato ba ninga ka bantayan na karon? Kaning mga butanga? Men, lovers of themselves, selfish. Lovers of money, no? Lovers of money. Boosters, mga hambugiro. Proud. Blasphemers. Disobedient sa mga parents. Mga bata, disobey. Inyo bang ginasupak ang inyong mga amahan o ginahan? Nay, panahon. Kung magdalaghangar si mama o sinhe. No? Usa din na siya na signs. Unthankful. Unholy. Unloving, mga bato na o mga kasing-kasing, unforgiving, mga taas ng mga pride. Slanderers, mga libakira. Uy, apila di ay ni. Apila di ta. Wala tayo self-control. Usahay ka na mas motibabaw pang atong emotions. No, lahira ba dyan ni? Kanang emotional kaayutan, okay. Masturian na to ang mga butang na dili ang istorya, which is makapasakit sa mga tao. Muli lang ingon na, once gani na, kanang murag na kay kaligot-got, murag na kay kaulit bitaw sa imong inner self bitaw, better, maghilom na lang ka. Kay, ayan na mo maghusay, ayan na mo magstorya kung nakalma na ka. Kay, ang mas grabe biya ang atong dila na maka, worse na ni, makapatay dyan itong dila, no? Makapatay dyan itong kuwan. Makawala dyan kinabuhi. So, atong i-filter ang atong words na magawas sa atong bakba. Dili lang kay atong dagway, atong i-filter. Sa TikTok, sa Facebook, Instagram. Appeal ko din ang atong bakba. Atong ipang storya. Laghan ang mga traitor. Headstrong, haughty. Lovers of pleasure than lovers of God. Kanang mga atong mga pandemic, di ba? Dagan bars dito sa Corrales, dito sa wala pa susmay niya, bisag asa, lifestyle, kanang mga diskuhan, divisorya, no? Dagan na makita na kuan. Mas daghan pa ang tao
every Friday o Saturday dinha ng mga lugar kaysa simbahan. Then having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. Even na nakadungog na ta sa mga pulong sa Ginoo, which kung unsa ang right and wrong, but still, although na nadunggan na nato ang tingog sa Ginoo, ang tingog sa Holy Spirit na trying to reach out sa ato, but then atong gina-deny, atong ginabaliwala. Sige na tagi na, ay, pwede pa ni Ugma, Ugma na lang tika paminaon, kay importante na akong lakaw ron, nana ba? Hopefully, soon time, dili soon time, dapat karon na di ay. Ato na nang i-practice din ng mga butangan na we should try to hear or unsa man ay. Unsa man unsa ta na term ay. I-try na to o entertain ang Holy Spirit itay sa atong kinabuhi. Although kanang lisod oy kanang once di ay na ko ano, once di ay na you're into God, you're putting effort into God, kwan siya ba? Satan is really trying to distract you. Imunahuna, imong kasing-kasing. He's trying to play your emotions. Open na akong nabatian karon. Lately lang, Jude. Di lang, Jude. Karon, adlawang mismo. Kanang, kwan kay ko, I know, is Satan, Jude, na Jude, perminti sa akong abay, no? Kay, always gina-discourage jud ko labi na ako'y lecture, dili ko ganahan na kuan, dili ko ganahan na feeling kapoy ko perminti. Nakabati mo ng kapoy mo perminti, dili siya kapoy sa lawas, naalanan jud kay na di certain things na kapoy jud siya, kapoy jud siya. Usay mo breakdown ko ni boss na maghila ko kay kapoy kaayo boss siya. Well, what happened? Usa may nakakapoy. Kung dili siya physically kapoy, but kapoy kayo siya. Muna siya na, Satan is working on you. Kung kabalo man ko boss na, Satan is working on me, but kanang, I'm also working. Pero ana, based sa Bible, di ay na. Kung ikaw lang din mismo na mag-work sa imong self-pitaw, kung ikaw lang mismo ang mag-try to, kanang, pildihon kita si Satan, mapildi jud mo, dili mo makadawag kang Satan. Kung wala ang Ginoo, dili ninyo ubanan sa Ginoo. Pray lang jud. Although bisag sa prayers we insert jud na jud. Nay mo insert na something. Imaginations. Kana siya, murag lisod siya, still struggling pa ko karon sa whenever sa prayer na kanang a long time lang bitaw. Bisag unsaon nimo ka seryoso, bisag unsaon nimo ka you're trying to connect with God, but Satan really tried to distract you. Mao jud siguro na no, mo na usa na din ni sa kuan sa usa ni siya sa mga signs. Okay, mo ni siya sa para lang mahimo ang tanan, para lang makakwarta, so you're trying to labi na sa mga babae, no, sa atong mga frontliners. Muna atong term, among mga term na mo ni kung gapang kwan ni gapang feeding ni frontliners din sa pustahan, trying to sell their bodies just to kwan earn money more kay isi money biya ani kanang lovers of pleasure kaning mga lingaw pud biya. Satan is trying to distract us. Lingaw, di ba? Kaya kung malingaw, yata, di ba, makalimot yun ito sa Ginoo. Eh. Sige, ako, gimukwan yun ko. Pili ko mo deny yun, ana. Pero, may gani kay, ma-insert po, biya. Ay, Lord, lingaw ka, ayoko ba? Salamat ha, kaya nalingaw po, biya ko. Di unta sa mga panahon na malingaw, bitaw-taw na yung mga blessings, dili lang, dili ta malimot o pasalamat sa Ginoo, usampit niya. Okay, sagara, hapit mo, sampit, rabit na Ginoo, kung kuhan. Nagkalisod-lisod na ta. Lord, what a joy for ta. Sa mga naman niyo. Si Tony niyo sa buhay na, kung makastory, parang ginoon si Tony sa ako, banker. Anak. So Lord, what a joy ko yung kuhan na. Bulagan ko, Lord. So si Tony sa ako, matchmaker.
lovers of money. Muna siya. So we try to, even Sabbath day, atong dutihan. Kay need to extra income. Although, lagi pero, kung sampit lang ta sa Ginoo, no? Our God is a great provider. Makuan lang ka, masyak siguro ka, no, in those times na kanang walang-wala na bitaw kay ka, then we try to talk to God or try to offer everything to Him. Nadri, miracle? Nay, miracle na mo duol sa inyo. Kaning mga panglibak-liba. Kana siya. Okay, palikog basa sa Luke of Mark. Now when these things begin to happen, look up and lift up your eyes, because redemption is at hand. Then he put his hands on his eyes again and made him look up, and he was restored, and saw everyone clearly. So sa duha ka scriptures, ato makita din na ilang common, kanins, look up. Dinisa Luke, kay now when these things begin to happen, look up. Then din his Mark, then he put his hands and his eyes again and made him look up. So look up means in the Bible, see the things clearly. So dili lang siya ingon na kwa, no? Dili lang siya ingon na. Dili pasabot, tanaw na to ang atong palibot, atong silingan. Ang pasabutan ni atong tanawon kung unsa na'y nagakahitabo sa atong karon. Unsa na'y mga recent nagakahitabo sa atong, dili lang sa atong country, apil pa sa ubang, sa tanan, sa earth, kung unsa na. Kay mostly, katong atong nangabasa ganina is, katunod tanan dyan siya, nahitabo, katunod dyan siya tanan. Naanan ang dyan isa na wala pa. The last sign. Katong tanan na ito nang abasa, nanghitabo naman ito, di ba? 100% nanghitabo na dyan siya. Paliho kong basa sa Matthew of Revelation. And this last type of kingdom will be rich in all the words of the witness to all the nations. And then the end will come. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Okay, preach. The last sign is preach the gospel all over the world. So kanina lang siya ang wala pa na fulfill sa mga signs. So gahapon gabi ba ito, no? Tagsa-tagsa ni Pastor Chris, pero kanina siya, ato ni siya ang tagsa-tagsa. 10 na lang, imagine? 10 na lang ka-countries ang wala pa na sudlan daw sa Adventist. Kaniang, sumani siya, Tokelau, South Pacific Division, Brunei, Comoros, Djibouti, Falkland, Maldives, Monaco, Iran, Jersey, Somalia. So imagine, what if kung, ato lang muna na ano, kung what if kung makasulod na di ay ning kuan, ning pulong sa Ginoo kanina mga countries na nakalisting him. So, what if day kung dali, kung what if day kung uma nasudla na diay nila. So ma-fulfill na tong mga kuan, katong mga signs and then pasabutan ni mubalik na di ang Ginoo. So kita makaingon tan saman, ready na ta? Wala pa, no? Kano sa ka ta ma ready? When? Now. Now. Kay you know what? Say si Satan diay siya ang nag keep on delaying ba? Sa mga, ay, umanat na mag-repent kayo na, papit tayo umanat. Hindi palagi ni ma-spread lagi kaning gospel sa kuan, kanina mga countries. So, kita po na mga kuan, na mga marupok. So, no? Ay, umanak eh. Chadara pa itong dibu na akong atinan. Ana? Umanak eh. Umanak ay, sa sunod ako sabat mag-aten o simba kay kuan. Birthday chada, rabatong lamay, rabatong handa nila. So, inana ba? Really? Although, to sum up, bitaw,
kanina mga signs bitaw sa pagbalik na sa Ginoo is siguro kamo ni siya isa na lang ang walang pa na fulfill. So mintras na apatay chance na to repent, to give back our life to God, kung naapatay mga panahon na pwede na to ituwid ang baluktot na daan, no? If gusto lang dyan nato na ikuha ng atong self bitaw, if we offer it to God, and then why not, di ba? Di lang tamahadlong ani na mga kuan, di lang tamahadlong na mubalik na ang Ginoo. Ikaw na lang mismo mingon, Lord, pwede na, ready na. Ikaw na lang mismo mo inana. Kaya ikaw mismo si mong kagalingon, kabalo na ka, na ready na ka, o imo na tong na-fulfill, I mean, imo nang gi-commit imong self kay God through following His law, His commandments. No? And lastly, atong permiti dapat atong hinumduman, atong if, sa to, if, inyo nasulat, if it's in the Bible, I believe it. But if it disagrees with the Bible, it's not for me. So we should carry our Bible. Not only carry, but we should read our Bible at all times. So that's all, and may God bless us all. To the extent na bito, nakarap kang feeling bito na mahay ka sa iyang love. Oo, na, did you try? Have you tried it? Kaya bito, nice night.